sampung taon na binarak ng Amerika na gawin ang Panama Canal. Isang ambisyosong proyekto na itatayo ng mga barko sa tuktok ng mundo para mapabilis ang biyahe ng mga kalakal. Habang lumalaki kasi ang mga barkong bumabiyahe, papalaki ng papalaki ang mga barko, hindi na magkakasya sa maliit lang na kanal ng Panama. Kasabi ng kaibigan kong seaman na American citizen na ngayon, si Kuya Noel Abita, na destino siya noon sa barkong bumabiyahe sa Panama Canal. Ibang klase raw naman talaga na matanaw na makita ang mga barko nila, unti-unting itinatawid ng makinarya papataas ng bundok pakabila sa kabilang dagat. Sa panahon natin, mahigit na 300 bilyong dolyar ang kalakal, $300 billion. Yung mga kalakal na binabiyahe sa Panama Canal, may kaugnayan sa negosyong ito yung States at China. Pero ang kamanghamanghang wonderwork nito, may katumbas na kasindak-sindak na kasaysayan. Haabot sa 25,000 laborers ang namatay sa paglikha ng pinakamalaking kanal na ito sa mundo. Ang karamihan ay hindi na kaya ang mahirap na trabaho sa bangin at ang iba ay namatay sa nilang malaria. Ang iba, nagkaroon ng ibang klaseng sakit na nakuha sa masamang kondisyon ng trabaho nila. Noong 1904, binalak ng Amerika na gawin ang kanal sa Panama. At nanawagan sila sa mga manggagawa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang higit na kasindak-sindak. Hindi alam ng marami bago pa man sinimula ng Panama Canal Project. Marami na ang namatay sa ipinagawang rilis ng tren. Noong 1850s ay nagpagawa na ng railroad ang Panama at kumuha ng African laborers. Layo rin sa pagtayo ng railroad na doon isakay ang mga materyales na gagamitin para sa Panama Canal Project. Marami ang namatay sa malaria at iba pa ay nagpatiwakal na lang sa hirap ng trabaho ang pinagagawa sa kanila. Karamihan din sa namatay noong 1850s ay Jamaican at ang nagpatuloy ng construction ng kanal ay ang French constructor na si Charles Godpail at nag-recruit siya ng mga Jamaican. Nag-alok ng mas mataas na sahod kumpara sa local salary sa Jamaica, kaya marami ang nahikayat. Meron siyang advertisement na may isang Jamaican kunwari na pumunta sa Panama at pagbalik sa kanilang bayan ay ubod na ng yaman. Kaya nainganyo ang karamihan sa Jamaicans na magtrabaho. Ang masaklap. Hindi naman tinupad ang pangako sa advertisement na malaking sahod. Ang mga trabahador ay binibigyan lamang ng 10 sentimong dolyar, 10 cents, kada oras sa pagpapakihirap sa trabaho sa mga talampas at pagpapakihirap sa mabibigat na trabaho sa construction work. Sa 8 taong ginawa ka ng friends ang pagpapahukay sa bundok, 20,000 ang namatay na workers. Karamihan sa kanila ay West Indians. Umakla sila, pero may mga nagugutom din namang ibang gustong sumubok at pumapalit sa trabaho nila kaya nabibigo ang mga strike ng mga laborers. Karamihan sa mga taga-Cuba at Colombia na na-recruit ay sumusuko sa loob lang ng ilang buwan. Nang manghimasok na ang Amerika sa proyekto noong 1906, pinalakas ng dating Pangulo si Teddy Roosevelt o Theodore Roosevelt ang loob ng mga trabador. Ang pambobola niya ay ganito, "You who are doing your work well in bringing to completion this great enterprise are standing exactly as a soldier of the few great wars of the world's history. This is one of the great works of the world." Ngayon, na hindi na magkasundo ang Amerika at China, may isang Chinese billionaire ang nais namang kopyahin ang proyekto at gusto niyang gumawa ng kanyang sariling kanal. Dito naman, Nicaragua Canal Project. Isa na namang proyektong maaaring pag-ugatan na naman ng gulo at pagbuwisan ng buhay sa ngalan ng salapi.